idea na naman tayo pagdating sa pagtanim at may ipispan pa ito sa ilalim. So dito, malaking bagay na matutunan natin ang kanilang idea kung paano nila ginagawa. Biruin mo, garden na may ipispan pa sa ilalim. Mga kadiskarte, ngayon lang ako nakakita ng ganito na dublikara. May ipispan na, may garden pa sa taas. So dito, kung gusto mong maggulay, isabay mo na ang pag-harvest sa isda. So ganun lang kasimple. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga idea kung paano nila ito ginagawa. So ang idea nito galing pa sa ibang bansa, ibig sabihin imported. Simple lang ang kanilang ginawa. Gumamit sila ng bakal at pinuporma itong parang cut tree. Ayan, kung napapansin nyo, mahaba ito. So matibay ito kasi bakal ang ginagamit nila. At gumamit pa sila ng makapal na trapal na parang plastic. So ito matibay para hindi ito basta-bastang mabutas. Ayan, mga tornilyo ang ginagamit nila dito para hindi basta-basta na masisira. Ayan, kung napapansin nyo, malaki yan. Hanggang dulo pa yan, oh. At sinapawan pa ito ng parang sako. Ayan. So mamaya mapapansin nyo kung anong ilalagay dyan. Ayan. Nakapatong po yan sa taas na para siyang katre. Ayan, tapos nilagyan ito ng lupa. Ang nilagay nilang lupa, tama-tama lang yung kapal nito. Ayan, totally manipis lang ang lupa nilagay nila. At nilagyan pa ito ng lubid para ito yung mag-guide or lalagyan ng plastic. So mamaya makikita nyo kung anong forma nito at anong hitsura para magkaroon na din kayo ng idea. Tapos ang tali na ginamit nila ay nylon. Ito ay hindi mabulok kahit mabasa sa tubig. So matibay ito. Ayan, kung napapansin ninyo, lalim yan, medyo ilang pulgada kaya yan. At itong plastic ang gagamitin na tataniman nila ng pananim. So ang gagawin mo dyan, puputulin lang yung plastic. Kung meron kayong plastic ng ganyan, huwag niyong itapon kasi mapakinabangan yan. Pagkatapos nyan, kailangan ito ng butasan yan. So gagamit lang kayo ng soldering iron. Mabili niyo yan sa electronic supply hardware. Meron silang available yan. Isaksak sa kurente at dulo niyan mainit. Kaya itusok mo siya dyan, oh. Kusang bubutas na lang yan pag tinutusok mo. Ayan. So yung butas na yan, ang purpose niyan, para labas-pasok yung tubig na yan. Ayan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magdilig. Sa mga lupa na gagamitin mo, dapat may halong compost ito para meron na siyang pataba, para mas mabilis tumaba ang iyong pananim. Ayan, so lalagyan mo na ito pagkatapos mo siyang butasan. Ayan, so ang lupang ginagamit dyan, malambot at buwaghag. Ayan, pupunuin mo lang yan, idiin mo lang konti para hindi maglaglagan kapag binabad ito. Ayan, oh. Kung napapansin nyo, ganyan pala ang itsura. Oh, yung tali na yan, silbing mag-guide yan para hindi matumba yung plastic na yan na may lupa. Kasi dyan itatanim yung kangkong. Kangkong ang ilalagay dyan. Itong gilid na nilagyan ng tubig, ito yung portion na hindi nilagyan ng bakal. Medyo malalim to. Ibig sabihin, parang pinabitay yung tarpaulin nito para malagyan siya ng tubig at malalim. Para naman may mapaglangaw yan yung isda na malalim ang tubig. So yun po ang portion yun. Ito yung paraan na gumawa ka ng pispan pero hindi ka naghukay ng lupa. Totally gumagawa ka lang ng parang katre. Ang kabila nito, pinabitay lang siya para mayroong pupunduhan ng malalim na tubig. Pag napuno na itong malalim na portion, ayan, aapaw na yung tubig at pupunta na doon sa may plastic. Hala, ang galing! Ayan, oh. So, kailangan mayroon kayong tubig talaga. Ayan. Hala, ang galing talaga, oh. Tingnan niyo. Yung kalahati niyan ay malalim. So, dyan maglangoy-langoy yung mga isda. Ayan, ang galing. Ito naman ay buto ng kangkong. So, ang ginagamit yung buto ng kangkong ay pwede sa tubig at pwede din sa aplan. So, all purpose siya. Ayan, oh. So, ang gagawin mo dyan sa buto ng kangkong, ibabad nyo muna sa tubig para lulutang yung mga hindi natutubo. At double purpose din yan. Para mas mabilis din itong mamaga at mabilis din itong mag-germinate. Ayan. Oh, so, ganun na ka-simple, tatanggalin mo. Ngayon, yung nilagay mong buto dyan, yan ay sure na siya tutubo. Kasi yun ay nalulubog siya na hindi na nakalutang. Ayan, oh. Lalagyan mo lang ng kahit ilang piraso, 4-5. So, depende sa iyo. Kung mas marami kayong buto, depende kung dadamihan ninyo.
Kasi tutubo naman yung kangkong kahit malayo or malapit, magkadikit-dikit pwede. Ayan. So, ganun lang kasimple. So, dito, hindi mo kailangan magdilig araw-araw kasi automatic na yan. May tubig na yan. So, yung kangkong na yan ay pwede sa tubig, pwede din sa aplan. So, ganun lang kasimple ang ginagawa dito. Double purpose. Ayan. After 4 days, nag-germinate na ito. Unti-unti na lumabas yung dahon nito at talbos niya. So, mas maganda kung nasikatan siya ng araw, mas mabilis itong tumubo. So, siguraduhin lang ninyo na matibay bawat gilid dito para hindi siya masira. After 1 week, oh, ayan na, pwede ninyo maglagay ng isda kasi tumubo na din yung kangkong, medyo mahaba na din. Yung isda naman na ilalagay mo dyan, yung mabuhay sa matabang na tubig tulad ng tilapia, bangos, ito, at pwede din dito yung hipon. Ang isda naman na ilalagay niyo dyan ay mabibili niyo ito sa pisiris, dun sa malapit sa inyong lugar. Ngayon ang gagawin niyo dyan, magtanong lang kayo sa Department of Agriculture kung saan pwede bumili ng isda para sa inyong fish pan. Sa ganitong paraan sa pag-alaga ng isda na pwede niyo gawing ulam at pwede gawing pang-business at pag-alaga ng pananim, ito ay hindi ka makapag-prowisyo sa inyong kapitbahay dahil wala namang putik dito. So basta maganda lang yung pagkagawa mo na matibay, hindi talaga masisira, okay lang yan. Kahit ilagay mo yan sa bakuran ng bahay mo o harap ng bahay mo, yan maganda pa sa paningin ng mga tao kapag bumibisita sila sa bahay mo. Ayan o, napapansin mong isda, ang tuwa-tuwa ng isda o pumapasok na sila dun sa ilalim ng ano, yung pananim na gulay o yung kangkong. Ayan. Ang ganitong hitsura ng tubig na medyo madumi, okay lang yan, normal lang yan dahil yan sa pagkain ng isda. Ayan, kung napapansin mo, mahaba na yung kangkong. Sayang-saya na yung isda, may mapagsilungan na sila sa ilalim yan. So malamig siya ilalim yan. Ayan. After 3 weeks, mahaba na yung kangkong. Mabilis lang itong tumubo dahil nakahigop ito ng vitamins na mula sa pagkain ng isda. Oh, ang galing, di ba? Mas lalo pang tataba ang iyong kangkong dahil ang dumi ng isda, nagiging fertilizer ito sa kangkong. So, mapapansin mo yung tubig naman, medyo pababa ng pababa. Yan ang bantayan mo palagi. Huwag niyong pabawasan ng tubig yan. Lagi niyo yung dagdagan. Ang nakakatuwa lang dito, hindi lang yung isda ang nag-i-enjoy dito, pati yung kangkong niyo nag-i-enjoy din. Yan o, kung gusto mong kumuha ng pang-ulam, manghuli ka ng isda at isabay mo na din yung pagkuha ng ilang pirasong kangkong. Pwede ka na magsiligang, magtula, okay na yun, di ba? Ang sarap ng buhay pag ganyan. Kahit doon ka sa mga ibang lugar, pwede mong gawin yan. After 1 month, oh, malaki na yung kangkong mo at pwede ka na mag-harvest. At malaki na din ang isda mo. Ayan, yung pagkain naman ng isda, walang problema yan. Mabibili niyo yan sa mga nagtitinda ng mga ano, mga feeds. Or sa agriculture supply, available yan. Available yan sa Lazada at Shopee, kaya walang problema pagdating sa pagkain ng isda. Tuwang-tuwa talaga, oh, mga ito ang nilagay dito. Kasi ang ito, mabilis itong lumaki at mabilis din itong ma-harvest. Ayan, oh. Oh, ang galing, oh. Tuwang-tuwa sila, oh. So, ang pagkain ng isda, pwede kayo magtanong doon sa mga nagbibintang aquarium, nagbibinta ng mga isda, kasi alam nila yan kung anong klaseng pagkain. Ang pag-harvest naman sa kangkong, para hindi kayo mabasa, pwede niyo tatanggalin yung isang puno dyan, pwede niyo buhatin, at puputulin, ganun lang kasimple. Kung napapansin mo, lumabas na yung mga ugat nila, dahil ito ay kumakain yan sila ng mga vitamins na galing mismo sa isda, yan o. Oh. Oh. Normal lang yan kapag mga ugat ng kangkong ay lumalabas. Yan. Oh, ang galing, di ba? Oh, doon sila dumaan sa butas. Oh, sa loob ng 45 days, ganun ang kalaki yung kangkong. Ngayon, kung gusto nyo mag-harvest ng isda, bawasan nyo lang yung tubig. Ayan, tatanggalin nyo yung tubig or maaari palitan nyo yung tubig para bago naman. Oh. Oh. Okay lang yung mabawasan ng tubig, mabuhay pa naman yung kangkong. Yan, oh. Mas madaling paghuli yan. Gagamitan mo lang ng ano yan. Sigpaw o sibot. Yan o, oh. Ang tuwang-tuwa yung ito, oh. Pag hinuhuli sila, oh. Ang dami nila, ang bilis, lumaki. Oh, galing, pwede na yung mag-harvest at pwede na ibinta. Yan, malakas pa naman ang binta ng ito ngayon sa merkado. Ito yung hinahanap ng mga tao kasi bihira lang ito. Yan o, oh. Galing, di ba? Hindi mo na kailangan pumunta sa mga putik-putik doon sa labas, maghanap ng ito. Yan, mag-alaga ka lang ng ito. Oh, ang galing. Sana mayroon kayong matutunan sa bidyong ito. Kahit simpleng paliwanag lang, at least magkaroon kayo ng idea, dagdag kaalaman. Okay, thank you for watching.